Isang barkong pandigma ng Estados Unidos ang nagsagawa ng operasyon sa West Philippine Sea malapit sa Paracel Islands isang araw matapos ang pahayag ng China na pinaalis nila ang barko mula sa kanilang teritorial na karagatan. Ito ay ayon sa pahayag ng US 7th Fleet nitong Biyernes. Sinabi sa isang pahayag na naglayag ang USS Milius DDG-69 malapit sa mga Paracel Islands at pumasok sa West Philippine Sea. Nagkaroon ng pagtutol mula sa China dahil sa kanilang pag-angkin sa teritorial na karagatan. At ayon sa isang tagapagsalita ng China noong Huwebes, March 23, pinalis ng mga pwersa ng People's Liberation Army ang guided missile destroyer matapos itong pumasok sa kanilang teritoryo. Ngunit itinanggi ng US Navy ang mga akusasyong ito. Ayon sa pahayag, ang operasyong ito ng kalayaan sa paglalayag ay tumututol sa mga paghihigpit sa paglalayag ng People's Republic of China or PRC. Ito rin ay tumututol sa pag-angkin ng PRC ng mga street baselines na Marinilang nilang hinihiling na itigil agad ng Estados Unidos ang mga pagkilos na ito ng pag-uudyok kung hindi ay magiging responsable sila sa mga di inaasahang pangyayari. Ngunit ito ay itinanggi ng Navy na ang Arleigh Burke-class guided missile ay illegal na pumasok sa teritoryo ng China sa karagatan. Dahilan para sila itaboy ng mga sundalong People's Liberation Army, ang pagtataboy sa kanila ay kumukontra sa mga pahayag ng Southern Theater Command ng China. Sinabi ng China nitong madaling araw ng Huwebes na lumusot ang USS Milius DDG-69 sa teritoryo nitong bahura sa Paracel Islands at pinalayas ng mga sundalo ng China ayon sa tatlong state-run media sites na nag-tweet ng parihong pahayag. Ayon kay Tian Zhongli, tagapagsalita ng Southern Theater Command ng China, ang mga pwersa sa teatro ay magpapanatili ng mataas na antas ng pagbabantay sa lahat ng oras. Gagawin din nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matatag na pangalagaan ang pambansang soberanya at seguridad, kasama na ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ang Southern Theater Command ay isang pangkat ng People's Liberation Army or PLA ng China
na responsable sa pangangalaga sa seguridad at pagpapalakas ng militar ng China sa bahagi ng Timog Silangang Rehiyon ng China. Kabilang ang mga lugar tulad ng Taiwan, Hong Kong, Macau at ang South China Sea. Binubuo ito ng mga hukbong lupa, hukbong dagat at hukbong panghimpapawid na nagtataguyod ng pagsakop at pagpapalakas ng militar ng China sa naturang rehiyon. Ang pangkat na ito ay may malaking papel sa mga aktibidad ng China sa South China Sea, lalo na sa mga reklamo nito sa teritoryo at pagpapalakas ng kanyang presensya sa mga isla at bahura. Itinanggi ng 7th Fleet na nakabase sa Japan na pinalayas ang Milyos mula sa Islang Chin. Ayon kay 7th Fleet Spokeswoman Commander Holly Sims, ang pahayag ng PRC ay hindi totoo. Hindi tinaboy ang USS Milyos DDG -69 sa South China Sea dahil nagpapatupad lamang ito ng mga karaniwang operasyon. Ang Estados Unidos ay patuloy na maglalayag at magpapatakbo ng operasyon sa anumang lugar na pinapayagan ng batas ng pandaigdig. Sa unang paniniwala, ang Milyos ay nag-perform ng Freedom of Navigation Operation sa Paracel Island sa South China Sea. Pero ayon sa mga opisyal na nagsalita sa USNI News, hindi ito nag-conduct ng phone-off. Ang nakaraang phone-offs ng Amerika malapit sa Paracel ay naglalayong masiguro na hindi maabuso ng China ang malawak na teritoryal na dagat sa Islang Kadina na kanilang inaangkin. Kinakailangan din ng China ang abiso bago pumasok ang mga barkong pandigma sa mga nakaangking tubig bilang pagpapakita ng respeto sa pandaigdigang batas. 2 araw bago nangyari ang insidente sa South China Sea, naglalayag ang USS Milyos kasama ang Japan Maritime Self-Defense Force, GS Atago, DDG-177 sa dagat ng Japan. Ito ay bahagi ng kanilang bilateral exercise kung saan naglalayon silang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga banta sa seguridad sa rehiyon. Ito ay nakalathala sa isang pahayag mula sa US Indo-Pacific Command. Sa konklusyon, hindi maiwasan na magkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga bansa dahil sa mga nakapaloob na interes na nagtutulungan sa ganitong mga sitwasyon. Sana ay magkaroon ng maayos na pagkakasundo sa hinaharap upang mapanatili ang kalagayan at seguridad sa rehiyon. Ano sa palagay nyo, mga kapatid? Please comment down below.